Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ngunit pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig, na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. O anong pag-ibig ng Diyos? O kagilag-lalang sa pag-ibig ng Diyos, na ang Panginoong Diyos mismo ay naging tao para kung tayo, tungkol sa krus ng Kalbaryo, ay mabigyan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kung tayo'y sasampalataya, na si Kristo na nga ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Na si Kristo na nga ang nabayubay sa krus, ininigis ang kanyang banal na dugo para po tayo ay magkami ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita po ng Diyos ay kung papaano po ni Kristo'y namatay. Hindi lamang po siya namatay sa kahit anong kamatayan, kundi namatay po siya para sa ating mga kasalanan. Si Kristo po ay itinako sa isang kon. At sa Biblia po, kapag ang isang tao ay natuloon sa puno, yun po ay sinumpang bagay. It is a cursed thing. Sinumpa po ang nakapako doon sa krus. O si Kristo po doon, nandito sa krus ng Kalbaryo nung araw po na yun ay nabayuban. Bilang isang sumpa, bilang isang kasalanan, siya po ay naging kasalanan para sa atin. Wala po siyang pagkakasala. E minsan ay nagkasala ang Panginoong Yesus. At siya po ay Diyos. Mga hulugan na wala po talagang kasalanan ang nasa kanya. Pero bakit po siya namatay? Bakit po siya nabayubay? Bakit po siya ang nagbayad sa kasalanan po natin? Dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang bayaran ang ating sariling mga kasalanan. Alam ng Diyos na kung ikaw ang magbabayad nito, hindi sapat ang walang hanggan para mabayaran mo ang iyong mga kasalanan. Kaya po kapag ang isang kaluluwa ay napunta po sa impyerno, ay panghapang buhay na pong naroon ang kaluluwa na yun. Wala na pong labasan sa impyerno, wala pong fire exit sa impyerno. Ano po? Ang mapupunta po doon ay panghapang buhay pong naroon. Kaya alam ng Diyos na hindi kayang bayaran ng tao ang kanyang kasalanan. Hindi kayang bayaran ng tao yung kabayaran ng kasalanan. Kaya alam ng Diyos yung bagay po na yun, kaya siya po ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Siya po ang nabayubay sa krus. Siya po ang namatay para sa ating mga kasalanan. Siya po ay inilipin bilang patunay na namatay po siya. Tatlong araw po siyang nakalipin. Pero kaibigan, sa ikatlong araw, siya po'y nabuhay muli. Nabuhay na magmuli ang Panginoong Jesus. Bilang tanda na tagumpay, ang kanya pong ginawa ay talagang inalugdan ng Ama na kung saan kapag ikaw ay sasampalataya sa ginawa ni Kristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo matusukan ang walang hanggan kung tusukarin mo kagaya ng buhay natin dito ng sanlibutan. Maraming pa po, 20, 30 years na mabubuhay, 60 years na mabubuhay ang sanlibutan na ito. Pero ang pinagkakaloob ni Kristo sa lahat po ng sasampalataya po ngayon ay walang hanggang buhay sa Kristo. Hindi po maigli ang walang hanggang buhay, wala po yung katapusan. At walang hanggang buhay na kapitin ang Diyos magpakailanman. Ang sabi po na Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi po ba makaya po yun? Hindi po ba dapat tayong magalak sapagkat ang buhay na walang hanggan ay regalo po ng Diyos? Hindi mo po kailangan pagtrabahuan. Hindi mo kailangan pagsumikapan. Hindi mo kailangan maging mabuting tao para matanggap yun. Dahil yun po ay regalo ng Diyos. At paano mo matatanggap ang regalo ng Diyos? Kailangan mong sumampalataya na yung ginawa ng Kristo para sa iyong hatuwa, para sa iyong kasalanan, ay kapag na. Hindi mo na kailangan dagdagan yun. Maraming mga reliyon, dinadagdagan nila ang ginawa ni Kristo. Sinasabi na kailangan mong gawin ang isang bagay para mapatawad ka ng Diyos. Kaibigan, hindi ka mapapatawad ng Diyos sa kahit na anong pamamaraan, paliban kay Kristo Jesus. Kahit ikaw ay lumuhod maghapon, kahit ikaw ay lumuha ng dugo, kahit ikaw ay magsimba araw-araw, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Saan mo nabasa yan sa Biblia? May nakasulat ba na ganyan sa Biblia? Walang ganun.
Pero nasusulat sa Biblia na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay merong kapatawaran ng mga kasalanan. Ibig sabihin, kaibigan, hindi mo kailangan paghirapan ang kapatawaran ng Diyos. Ang kapatawaran ng Diyos ay utang loob na binibigay ng Diyos sa lahat ng sasampalataya sa ginawa ng kanyang anak tuwod sa cross ng Kalbaryo. Kaya bakit hindi mo ilagay ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus? Nilalagay mo ang pananampalataya mo sa tao. Nilalagay mo ang pananampalataya mo sa mabuting gawa. Nilalagay mo ang pananampalataya mo sa simbahan nyo. Nilalagay mo ang pananampalataya mo sa reliyon mo. Pero hindi ka naman mapapatawad ng Diyos sa pamamaraan na yun. Hindi ka naman matatanggap ng Diyos sa pamamaraan na yun. Ang natanggap ng Diyos ay si Kristo Jesus. Kaya kung sasampalataya ka kay Kristo Jesus, ikaw ay matatanggap ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Siya po yung namatay para sa ating mga kasalanan. Siya po yung nalitay para sa atin. Siya po yung nabuhay na magmuli para tayo po ay pagkalooban ng walang hanggang buhay. Kasi nasabi po na Biblia na regalo ng Diyos. Hindi mo kailangang bayaran. Hindi mo kailangang paghirapan. Maraming mga tao sinisigitin nila. Sila'y pupunta ng langit kasi mabait sila. Sila'y pupunta ng langit kasi nagsisimba sila. Walang nakasulat na ganun sa Biblia, kaibigan. Ang meron po ay ganito. Kung ikaw ay sasampalataya na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan, ay nalating at sa ikatlong araw na buhay na magmuli, yun po ang meron nakasulat sa Biblia na ikaw ay matatawag na ligta pagdating po sa salita ng Diyos. Posible pong matiyak ang kaligtasan. Posible pong matiyak mo na meron kang buhay na walang hanggan. Dahil po iyon ay regalo ng Diyos sa lahat ng sasampalataya kay Kristo Jesus. Pero bakit maraming tao ang hindi nila tiyak kung saan sila mapupunta kapag sila tinawian ng buhay? Kasi pinaniwala tayo ng reliyon na kailangan mo maging mabait. Pinaniwala ka ng reliyon na kailangan mo magtapat. Pinaniwala ka ng reliyon na kailangan mong sumunod sa kung ano-anong mga utos. E si Kristo na ngayon namatay. Anong dahilan ng pagkamatay ni Kristo kung kaya mo namang maligtas sa sarili mo? Anong dahilan ng pagkamatay ni Kristo kung kaya mo naman palang maging mabuti? Tapos, pagkatapos nun, maliligtas ka. In nonsense, dapat din nalang namatay si Kristo. Pero bakit namatay si Kristo? Kasi alam ng Diyos na hindi po natin kayang maligtas. Hindi po natin kaya sa ating mga sarili na tayo po ay mapatawad ng Diyos sa pamamaraan po natin. Kaya po namatay si Kristo sa cross. Kaya po tinigil ni Jesus yung kanyang dugo para ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan hindi sa ating mabuting gawa, kundi tanging sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Yun po yung mabuting balita ng Diyos na ibigay. May regalo po ang Diyos na buhay na walang hanggan sa lahat ng sasampalataya. Hindi mo kailangan maging mabait, hindi mo kailangan maging mabuting tao para matanggap mo yung kapatawaran ng Diyos. Dahil ang sabi mo na Biblia, ang lahat ay nagkasala na at hindi umabot sa kalwalakihan ng Diyos. Lahat po ay nabitin, lahat po ay umabot, lahat po ay pagdating sa pamantayan ng Diyos. E sino lang ang pumasa? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus lamang po ang pumasa sa pamantayan ng Diyos. Kaya kailangan mo si Jesus para ikaw ay matanggap ng Diyos. Kailangan mo si Jesus para ikaw ay pumasa na kapag ikaw ay pinawian ng buhay, alam mo kung saan mapupunta yung kaluluwa mo, alam mo na makakapiling mo ang Diyos magpakailanman sapagkat sumampalataya ka sa isa na siyang banal, walang pagkakasala, di nagkamali, di nagkasala kailanman ang Panginoong Jesus. Siya po yung nagbayad sa kasalanan po natin. Siya po yung natigis ng kanyang banal na dugo. Siya po yung napayubay sa cross ng Kalbaryo para magbayad sa ating mga kasalanan. Yun po yung kanyang ginawa para ikaw at ako ay magkakamit ng walang hanggang buhay. Di po ba? Yun po yung regalo ng Diyos sa lahat ng sasampalataya. Buhay na walang hanggan. Ang binibigay ng reliyon po ay mga pangako lang panlupa, pero ang binibigay ng salita ng Diyos ay walang hanggang buhay. Mas nakahihigit pa po sa kung kahit anumang kayang ipangako po sa inyo ng tao. Ang binibigay po ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa lahat ng sasampalataya kay Kristo Jesus. Sa lahat na magtitiwala sa Kristo na po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kasi po ay nalilig pero sa ikatlong araw, kaibigan, na buhay siyang muli. Na buhay na muli ang Panginoong Jesus.
Walang kahit sa anong reliyon o panibutan na ang kanilang leader ay nabuhay muli mula sa mga patay, maliban lang kay Kristo Jesus. Sapagkat si Kristo ay Diyos lang, kaibigan, sa ang tunay, sa ang totoo, sa ang katotohanan ng buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang Panginoong Jesus ang nagbayad na sa kasalanan na meron ka. Ang Panginoong Jesus na nagdusa para sa iyo. Ang Panginoong Jesus na humalili sa iyo. Dapat ikaw ang dadanas ng puhos ng Diyos. Pero hindi na. Siya na ang lahat sumalo. Siya na lahat gumawa. Siya na lahat ang nagdusa. Para ikaw tatanggap ka na lang. Para ikaw na nagaduhan ka na lang. Para ikaw kapag sumampalataya ka, ay magkakamit ka ng buhay na walang hanggang ng Kristo Jesus. Yun po ang dahilan kung bakit po namin sa kami ang mabuting balita ng Diyos na ipinahamit niya sa lahat ng tao po ngayon. Ganun kabuti ang biyaya ng Diyos sa San Timotan. Kaya pinag-alob niya ang kanyang buntong na anak upang ang sino bang sasampalatay ay mapapahamak pagkos ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Magandang gabi po sa inyong lahat.